So andito ako sa tuktok ng bundok sa bahay nila ni Duna. Yung bahay nila dyan. So sa part 1 ng video ito ay yun nga, from the highway papunta sa bahay nila, at nakikita natin yung mga bahay dyan na nasisira. Kasi isa itong Alegria sa tinaguriang dito talaga naglandfall si Bagyong Odette. And then dito sila magpa-signal noong time na hindi pa totally na-restore yung signal nila, pero sa ngayon may ano na, may signal na doon sa bahay nila. And then yan, inano ko yung medyas ko kasi napakadulas. Hindi ako makaakyat ng ganun kabongga dito sa tuktok. So ayan. So shout out kay Donna na nasa South Korea ngayon. Ayan din, napuntahan ko na talaga yung ano ninyo, yung bukid. Hindi naman bukid yung lugar ninyo. Kailangan ko lang i-rescue yung aking medyas kasi nahulog dun. So ang gagawin ko, itong dahon ng niyog ay ipupunta ko dun kasi nandun yung medyas ko. Tapos itong mga kugon ay napaka, yung mga kugon na yan, napaka, baka may ahas, pero wala naman at ng ahas. So dito ako dadaan para makuha ko yung isang medyas ko na nahulog. So there you go. So yeah, kasi ang dulas eh, ang dulas sa chinelas ko, kaya inalis ko siya. Ito yung dalawa. Tapos nagpapahinga silang lahat kasi nga pagod sa biyahe. And then hindi naman sila ata nakatulog ng maayos kasi ako, natulog talaga ako kasi alam ko hindi biro yung biyahe namin. Mga 7 hours. I guess 6 to 7 hours para marating namin ang lugar nila ni Donabel. At saka, yes, talagang nangangailangan sila ng tulong dito kasi nga yung lugar nila sobrang apektado sa bagyong Odette. Okay? And then punta pa tayo doon sa, ayoko nang pumunta doon kasi yun, pinaka mataas na yun na party, parang bukid din namin eh, no? At saka tanaw na tanaw mo yung dagat. Tanaw na from here, tanaw na tanaw mo yung kanilang baybayin na talagang ang ganda. Kasi isa sa mga pinagmalaki ng Alegria is yung ano nila, yung dagat nila. Kasi maganda yung dagat nila. So since para makapagpahinga kami kasi nga maawa ako sa driver namin na balikan. Dito na lang kami maghanap ng lugar kung saan kami magstay for the night. Oo. At saka para makapag ano na din kami, makapagpahinga kami. And then i-check namin yung kanilang beach kasi alam ko maganda yung beach nila dito eh. At maraming salamat po kay Donna, sa pamilya po ni Donna, na yun yung contact person ko dito. At syempre sa asawa ni Duna na si Kuya, na nagtatrabaho pala siya dati sa South Korea din. Alam ko po yun na nagtrabaho sa South Korea, pero hindi ko nakita when I was in South Korea. Si Kuya yung asawa ni Duna, 17 years na nagtatrabaho sa South Korea. Tapos yun, chine-check ko lang if talagang maganda yung signal dito. Mas maganda yung signal doon sa bahay na ni Duna. Gusto ko lang pumunta dito para makita yun, overlooking yung place din nila. Day Duna, ayan po. At sa lahat ng mga Pilipino dyan sa South Korea, nakapunta na ako sa kanila kay Donna. At sila ang napili namin. It's because yung Filipino community talaga sa South Korea, talagang malaki ang naitulong yan sa buhay ko. At maraming salamat na din sa lahat ng mga tao na nagpapadala sa amin, sumasagot sa aking donation drive para makatulong tayo sa mga nasalanta po ng bagyong si Odette. So ayan,
Kasi gutom na ata sila. Yung first stop namin, ano eh? Badyan. Badyan kami nag-breakfast. So, ayan, dyan ako galing. And then, from here, makikita mo na lahat ng niyog ay talagang yung lahat ng niyog na natutumba. So, yung in-interview ko si tatay doon, yung bahay niya nasira lahat. At yun nga, kinukumpunin niya, sinusort out niya yung mga yero na magagamit pa para makagawa siya ng kanilang tulugan. So, ayan. Balik ulit tayo kasi mamaya ay ipamigay na natin, ipamahagi na po natin sa mga taga rito yung tulong na yung tulong na naano ko na nalilikom ko para sa aking donation drive. So dito ako dumaan sa mga nasisirang, sa mga natutumbang niyog. Ayun bahay niya, yung bahay ni nila, ano, wala, nasira, pero kinukumpuni na ata yan. So yung mga bahay dito, isa po sila sa mga recipient ng ating nalilikom na cash sa aking donation drive. And yun nga, ito yung ano, so ito yung isa ito sa mga yun, no, nasisira yung mga bahay nila, tapos nandiyan na lang sila sa ano, yung mesa nila, yung kanilang, you know, yung kanilang silid tulugan, yung kanilang double deck, nandiyan lang. So isa itong pamilyang to sa mabahagian natin ng tulong para po sa aking donation drive. So nandito yung mga ano nila, may udtodong. So yan si Dudong, inano niya yung kinukumpuni niya yung mga gamit na pwede pang gagamitin. Diing niya na mo doon, ngaon niya alauna. So mamayang alauna, magkatapos ng lunch ay anuhin namin sila doon sa saan yun? Doon sa kanilang purok center. Yan no, dyan sila lahat. Kasi nga yung bahay nila dito sira. Nga naman day, katawa lagi ka. Ha? So ayan yung ano, yun yung bahay nila. Sirang-sira. Tapos dito sila nagluluto. So yun yung ano nila. Yun yung kaldero. So yan, maraming salamat sa inyong lahat. So ayan, kahit malayo dito, talagang pinupuntahan namin para po ihatid yung tulong na galing po sa inyo. Thank you so much. Ayan, oh, actually yung ano dyan, yung bundok dyan, ang lapit lang, Negros. Sino yung mga taga Negros? Gihulngan ata yan. Gihulngan City, Negros Oriental. Ang lapit lang. Kung pwede ka lang mag-ano, lumangoy, pwede. So, ayan. Si Jean. Anuhin niya si Mighty Mom. Kasi di ba si Mighty Mom? Naintindihan ko si Mighty Mang kasi sobrang pagod niya. Kasi wala kasi silang tulog eh. And then, so yun nga, Daydona,
kinatkat ko yung bungtod nyo doon. Dahil doon na ha, umakyat ako sa bundok nyo doon. Parang bundok din namin. So yun, ang next video ko ay ipamahagi na po natin yung tulong na nalikom ko po, nalikom namin galing po sa inyo. So yes, worth it yung ano namin, yung travel namin. It's very worth it. And then, yeah, mamaya, actually, natulog. Nakatulog na yan si Jing eh. Nakatulog na yan. Pinakita din kaya kita sa part 1 video. So ayan. Ay, kapila na din na video. Part 2 na ba? So ayan. Ayan, di ba, natulog siya. Tapos yung driver namin, tulog na tulog. Kasi nga, pagod na pagod. It's because... 7 hours. Eh. 7 hours. Tapos ayan, hinubad ko yung medyas ko kasi ang dulas. Para makaakyat ako dun sa pinakatuktok ng bundok nila. Di ba? Ang ganda dun. Kasi kitang overview. Okay, so see you later, ha? Kasi kailangan mo namin magpahinga. So mamaya maghanap kami ng resort dito. Para gusto kong maligo ng dagat nila. Kasi ang ganda ng dagat nila. At meron akong trivia, bakit Alegria yung name nila? Kasi nga, meron daw isang ano dito, isang ano ng tubig na yung name Alegri. So, ibig sabihin ng Alegri, it's a... ano yun sa... Alegri? Happy. Happy, tama po, oh, di ba? So, ang meaning na, it's a very deep Visaya word, Alegri, which means in English, Happy Wee Cafe. Ay, hindi pala. Hindi ko pa pala napopost yung picture namin sa may-ari po ng Beehive Tea. Maraming salamat po. Nung first part, yung pagpunta namin dito sa Dumanhog, yun nga, nagpadala sila ng food packs. Hindi ko pala, pasensya na, I'm sorry. Buti na lang binanggit niya yung Happy Wee. Na ano ko yung Beehive Tea. Beehive Tea yes. Sa Katmon. Thank you so much. Sa may-ari po ng Beehive Tea sa Katmon, punta kami dyan. Kudos. Yes, and i-prepare niyo yung isang baril na tea ninyo. Milk tea. Nag-updated nila ang mga menu. Oh, meron silang mga bagong menu. Updated o mga ano, prop, unsa, ano pa yun. Prop bitong na kanang na may prop. Kano ang spelling sa prop kay F R A P P E. Prop. F R. Ambot. Sige na, see you later. Bye. So ang ganda doon, overlooking. Ano bumbag yahapon dahil lang kuan. Yes, dahil wala lagi kuan. Kuan na kanang isa ka na pump. Oo, pero ano eh. Walang kuryente.